Hello mga kalabidabs, for today's video tuturuan ko kayo kung paano gawin ang car animation. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa update na latest videos na i-upload ko. So, let's start! So, ayan, open na natin yung KineMaster. Then, upload natin yung magiging background niya. So, bahala kayo kung anong gusto niyo yung i-background mga kalabidabs. So, halimbawa ito yung ating napiling background. So, ilong, ano natin siya, extend natin. Ayan. After nyan, ito, i-ano natin siya, i-pan and zoom natin para hindi siya gumalaw. Ayan. After nyan, ayan, pindutin natin yan. Yung ating clip graphic. So, yan ang piliin natin. Yung 8-bit trip. Yung ating 8-bit trip. Para at least, para kunyari may kalsada siya, guys. And meron siyang, kunyari mga building. So, test natin. So, ganyan yung magiging itsura niya. Sunod niyan, ayun, dito na tayo sa layer. So, kuha tayo ngayon ng mga ilalagay natin na kunyari nakasakay sa car. Ayan. So, ito pala guys, itong ating mga cars, pwede natin itong i-edit or i-crop doon sa ating PixArt or doon sa ating background eraser. So, ito ginawa ko na ito doon sa ating PixArt app. No, kinat na natin yung cars and nilagyan natin ng mga character kunwari, no? Ayan, kunyari caricature siya. So, ayan. So, nakikita nyo itong key. So, ayan na key. I-press nyo lang yung key na yon at yung dulo niya kung saan siya matatapos or mag-end. O yung parang aandar, no? So, ganun yung gagawin nyo po. Ayan. Ganyan ang magiging itsura niya. Ayan. So, itetest natin siya. Ayan. So, pwede natin siyang lagyan kahit ilang cars. So, tatansyahin nyo na lang kung gaano kadami ang gusto nyo. So, ayan. Insert ulit tayo ng panibagong layer. So, kuha ulit tayo. Ganun din. So, ito naman opposite naman siya. Pag nalagay na natin sa pwesto kung saan siya mag-start, pilitin natin yung key. And then, ang pinakadulo niyan, doon siya kung saan siya matatapos or pupunta. Ayan. So, hanggang sa doon siya, doon yun maglalak. So, para na siyang umaandar, papunta naman doon sa kabilang side. So, test natin. So, diba, ganyan na siya. So, pwede nyo pong ilagay kahit anong uri ng sasakyan, no? Bahala na po kayo. So, paulit-ulit lang siya. And then, pag ganito, halimbawa, parang magkakasabay, ang gagawin nyo, ito, i-adjust nyo lang yan. And then, yan, bring to backward. Ayan. So, kailangan i-backward nyo lang siya para, yun. So, same lang gagawin nyo sa mga cars na ilalagay nyo. Lagi nyo tatandaan mga kalabidabs yung key. No? Yung start and end. So, dun na siya mag-stop at para mag-aandar. Ayun. So, makikita nyo kung saan siya tumigil, automatic maglalagay yung parang sign o point. Start and end point. Doon ang key. So, yung key kasi, yun yung parang magbibigay sa kanya na magmumukha siyang umaandar. So, bahala na po kayo kung anong klase ng sasakyan ang gusto yung ilagay or anong gusto yung background. Depende na po yan sa inyo kung anong gusto yung design. So, ayan, pwede nyong baguhin yung i-flip nyo or i-mirrored nyo. Bahala po kayo kung
saan direction siya, kung right side or left side. So, ayan, i-check na natin siya. Ayan. So, nakikita natin na para na silang mga umaandar talaga sa kalsada. So, napaka-simple simple animation lang naman to na kayang-kaya niyong gawin using KineMaster. So, ayan. So, trim lang natin yung hindi na natin kailangan. Ayan. So, pag na-review na natin lahat, pag na-check na natin, so, ayan yung end yan, no? Pag na-check na natin yan, pwede na tayong maglagay na kung anong gusto nating ilagay, no? Pwede tayong maglagay ng logo, pwede tayong maglagay ng text. Bala na po kayo sa end kung anong gusto nyo ilagay. So, ito, halimbawa, naglagay ako kunyari ng text or message doon sa last part. Bahala din kayo kung anong gusto niyo, kung picture ba or logo or kung ano ang gusto niyo word na ilagay. So ito sample lang naman to, mga kalawid apps na pwede nating ilagay sa end or pwede man na car nag-stop. Kayo na po ang bahala. Ito example lang to kung gusto niyo maglagay ng letter. So ito naglagay ako ng message and then yung logo ng association. Again, bahala po kayo kung anong pang gusto yung insert. So, after niya, maglalagay tayo ng music. So, dito, mayroon tayo yung free music na or background music sa ating app, no? Yung dito sa KineMaster Pro, madami na din siyang papipilian. And then, itong SFX asset, dito naman yung kukuha tayo ng sounds ng sasakyan na umaandar, kunwari. So, dyan lang tayo pipili. So, halimbawa yan. So, piliin natin yan din. Add natin. So, pag na-add natin yan, pwede natin siya i-duplicate na lang, no? Dun sa tatlong dot. Yan, duplicate. Para hindi na tayo pabalik-balik. So, i-ano lang natin siya. I-move lang natin. Ayan. I-adjust lang natin. Hanggang sa makumpleto natin doon sa dulo. Kasi kailangan, lahat pa rin hanggang matapos yung video mayroon pa ng tunog ng sasakyan na kunyari umaandar. So ganyan lang yung pag-duplicate yan, i-adjust lang natin para magmukha talaga siyang nasa kalsada.
So next, ang ilalagay naman natin, kunyari may nagbubusina. So dito ulit tayo sa SFX asset. So hanapin natin kunyari yung may nagbubusina para talagang mukha na talaga siyang nasa kalsada at may mga sasakyan. So lalagyan natin siya. Kahit mga dalawang busina. So yun, para mabuka talaga siyang realistic. So pag okay na, save na natin siya. Yan, export natin. So pag na-export na yan, pwedeng-pwede na natin siyang i-upload, no? At i-enjoy yung anyong pinaghirapan o ginawang animation. So ayan mga kalabidabs, paribagong tutorial na naman ang yun nalaman kung paano gawin ang car animation. Again, maraming salamat. Ito si Bon James T, ang vlogger na true lover. Ow, ow! Bye! Hi, if you like this video, don't forget to subscribe. Hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!